Magandang umaga uli mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tayo ay nasa lesson 11. Bagamat mabigat ang ating panahon, bumabagyo, bumabaha, posibleng ang ilan sa inyo ay nasalanta ang mga properties, pero hindi tayo kayang pigilin ng bagyo. Tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at sa pag-aaral, sa pag-train ng mga susunod na tagapagtanim ng simbahan. So sa oras na ito, sa pagkakataong ito, ating pag-aaralan ang lesson 11. Okay, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon natin ng launch team o yung team o yung mga tao na kasama nating magtatanim, magpapanimula ng mga bagong simbahan. At sa mga bandang huli, posibleng sila ang magtanim pa rin ng mga panibagong simbahan. Manguna, mag-motivate ng mga tao at magturo at siyang gamitin ng Panginoon na instrumento upang mapalawak ang mga simbahan na napatanim na. Okay? Ang goal, ang layunin natin sa pag-aaral na ito, sa lesson na ito, ay maunawaan ang kahalagahan ng launch team. Bakit nga ba talaga mahalaga na mayroong launch team, mayroong team? Ano ang common goals ng launch team? At ano ang pinaka-epektibong paraan para makabuo ng grupo o ng team na magpapanimula ng mga simbahan o ng iba't ibang daughter churches or church planting activities? Okay, why do we need a launch team? Launch team are actually people. They are people called by the Lord to be a part of the church planting ministry, the initial phases of planting a new church, a partner in labor works, in prayer, in finances, in leadership. They may also be the one who provide support, whether it is financial or moral support. Regardless of the size of the church, you need people to start it with you. Bagamat pupwedeng masimula ng isang bagong simbahan ng nag-iisang tao, one-man band, it will take really difficult situation. Mahirap magpanimula ng isang bagay o ng isang mga activities na nag-iisa. I myself had experience planting a church on my own. Talaga namang nakakapagod, baka ma-burn out ka. So kung mahina-hina yung iyong commitment sa paglilingkod sa tawag ng Panginoon, baka magsawa ka, considering na ang initial phases ng church planting ministry, posibleng walang financial support. Everything will be on your shoulder. Pera, pagod, panalangin, lahat ng effort sa'yo. So, ito ang kagandahan na mayroon kang team na makakasama mo. Pag mabigat na ang damdamin mo, napapagod ka na, you have somebody to take part of your difficulties. You have somebody to pray for you, to provide support, and perhaps to be a part of every burdens. Okay. In house church planting, meron tayong tinatawag na man of peace. At isa ito sa ipinahanap sa atin o itinuro sa atin sa pag-aaral na ito. Ang man of peace, initially, sila ay magiging kabahagi ng iyong team. Sila ang magpapakilala sa iyo doon sa lugar at sila ang makakapartner mo sa iyong pagsisimula ng simbahan. So they are indeed a part of the launch team. Now, every church planting need a launch team. Someone will share your vision and have the ability to multiply house churches. A launch team member is also someone who has similar burdens with you, who has the same vision of enlarging the territories, the kingdom of God here on earth by planting several churches. They will also be the one whom you can equip to do the training, to do the leadership development, and they can be the one whom you can trust para sa mga susunod na activities ng church. Okay? So mahalaga na mayroon kang kapartner. Maraming sitwasyon ang primary members ng launch team ay yung wife ng pastor, probably yung anak o yung mga leaders sa dating simbahan. Pwede rin po 'yan. Okay? Ang isang bagay lang na dapat nating makita dito at
siguraduhin ay yung commitment ng ating mga membro ng launch team. Okay? At syempre, kung wife and kids ang ating kasama sa team, make sure that you are exercising what we call the balance principle. Now, what size launch team do we need? Anong laki, ilang membro ng launch team ang ating kailangan? Ilan nga ba talaga? Okay, these are the things that you should remember. The numbers are not that important, but the primary important is their commitment. Posibleng napakaraming bilang, pero hindi ganoon ang commitment. There are basically three kinds of churches. And the size of the launch team sometimes depends on the type of church that we are going to establish. First, we have the rabbit church. When we say rabbit church, this is a typical house church wherein the members are less than 50. So ito yung typical na house church, nagsimula sa Bible study hanggang sa dumami ng dumami. Ito yung ini-encourage natin doon sa house church planting. Ang tawag dito ay rabbit church. It's a typical community house church. Okay? Ang tiger church naman, yung pangalawa, ito yung mga church na we can say ito medium size church. From 50 pataas hanggang 400 members. So ito yung most of the churches today are within this category, tiger church. Pagdating sa Tiger Church, dito anong nangyayari? Medyo marami-rami ka ng ministry dito. Mayroon ng iba't ibang grupo. 100 na tao, normally, hindi rin yan totally maiintindi ng nag-iisang pastor. So, importante na mayroon ka ng team, mayroon kang kasama. And the last type is called Elephant Church. This Elephant Church is the so-called mega churches. Ito yung binubuo ng 400 plus hanggang 1,000 katao. Dito sa atin sa Pilipinas, posibleng ito yung mga church na ang worship service ay sa mga sinihan, sa mga mall, sa malalaking auditorium. At ito yung mga well-known multifaceted churches. Napakaraming activities at napakaraming membro. Most of the members normally are not known to the pastors. Hindi na nila kilala. So ito yung napakarami, diverse groups, diverse ministry na yung bawat leaders na itinalaga ng pastor, ang kategory nila para silang mga pastors na ng tiger churches. Okay? So, ano ang kahalagahan ng tatlong kategory ng churches na to? The size of your launch team should be depending on the type of church that you are going to establish. Okay? If initially you already want to have a tiger church, so you should have at least a minimum of 10 launch team members. Kasi kung 100 members yan, ang target mo agad, let's say isang malaking community yung i-reach out mo, so you are targeting initially to have 100 members, o nakita mo doon sa area na napakadali na maisama sa church yung, o ma-evangelize yung 100 miyembro, you should have at least 10 launch team members. And then pag nag-gather na yan sa church, yung 100 na tao, i-divide mo yan sa 10 groups. So, mayroon ka kaagad 10 team leaders. So, hindi ka mahihirapan. And perhaps, pwede kang mangailangan pa ng additional na 2-3 para sa ibang ministry. Like, yung finances mo, yung pagka-handle, and then yung praise and worship ministry, and so on. Okay. Now, kung rabbit church naman ang sisimulan mo, perhaps you could just need 2 to 3 or 4 members of the launch team. Minsan nga wala pa, minsan kayong mag-asawa lang talaga. But again, napakahalaga na mayroong launch team members. At least 3 na launch team members hanggang 4. Yun na yung ideal, yun na yung average size. If you are, well, probably hindi ko alam kung mayroong isang church na nagsimula na elephant kaagad ang dating. No, elephant agad ang category. Normally, nag-start yan sa rabbit church, then Bible study, reach out sa tao, and then aabot yan sa tiger church. At after several years, yung tiger church, makikita mo unti-unti nagmamigrate into an elephant category. Pag elephant na yung category niyan, dapat napakarami mo ng group leaders. At ang tawag ay group of groups. Ayan. Okay. So, there are several factors that will impact the amount of time it takes to build a launch team. How long?
gaano kahaba yung panahon, gaano katagal para tayo makabuo ng launch team. There are several factors to determine or to guide us in determining how long or how much time do we need to build up or to organize a launch team. On your manual at page 29, there are three categories or factors here. First is the ministry vision. Second is the familiarity. And the third is time available or time availability. When we say ministry vision, nga, ano ba yung type of ministry na gusto mong i-establish? Will it be a rabbit church? Will it be a tiger church? Of course, a tiger ministry? Or would it be an elephant church? O gusto mong magsimula lang muna sa rabbit, papuntang tiger, papuntang elephant? So, depende. Dapat ma-visualize mo. Dapat yung vision mo, ano ba yung vision ng Panginoon? Ano ba yung pangitain sa church na to? Ano ba yung ipinagagawa sa iyo ng Panginoon? Okay? Now, ang pangalawa, yung familiarity. If you're new in the community or possibly don't even know their language, it will take more time to recruit than if you are well acquainted with the area and the people. So definitely, mas mahalaga kasi ang members ng iyong team ay nanggaling doon sa community para mas madali mo silang ma-reach out. So, kung hindi ka gaano familiar doon sa lugar na yon, it will take several times, maybe months. Months bago mabuo mo yung launch team. Ang ideal situation dito, meron kang isang contact o kakilala, let's say a close ally, a close friend na taga doon sa lugar para pwede kanyang ma-guide sa kultura, sa social standing, at sa uri ng pamumuhay ng mga tao doon, and even the language. So parang meron kang in a way interpreter para yung sinasabi mo, yung itinuturo, maituturo nila, maitatranslate noong contact mo. Okay? But one of the key points in establishing a church is of course familiarity with their system, with their social standing, with the type of culture they have, ano ba yung uri ng pamumuhay, ano ba yung habit and character ng mga tao. So yung mga ganon, will it, kung sila ay lugar na mga nagsasaka ang economy, nangingisda, and so on. So kailangan maging familiar tayo doon. So importante na yung team mo ay familiar din sa mga ganoong uri ng community. Okay? Pangatlo, yung time available. Sabi sa inyong handouts, another factor is the time available for recruiting. So, how do you recruit? When do you recruit? Saan mo kukunin yung recruit mo? Ayan. A team, planting is as a full-time ministry such as what Paul had did. Ayan. So, pag naka-full-time ministry, mas makakapag-focus ka. Ayan, and normally kasi sa starting part, sa starting phase ng church planting, sa recruitment pa lang ng launch team, minsan ang dami mo talagang ginagawa niyan eh. Yan ang kahalagahan na dapat well-planned, well-organized ang schedules. Kaya sa mga susunod na lesson, pag-uusapan natin yung task listing at saka yung establishing a timeline. So dapat din may discipleship process. Okay? Now, there are different approaches when it comes to timing. May iba't ibang possible way or pamamaraan na pwede nating sundin. So there, I think there are three approaches written on your handouts. And the first of it is a time-driven approach. Itong time-driven approach, dahil meron kang timeline, meron kang schedule, dun mo ibabase kung gaano katagal mo mabuo ang iyong launch team. So talagang nakafocus ka sa oras. Schedule is schedule. Yan, doon ka talaga nakatingin. There are situations na hindi pa totally tapos yung activity, but because this is the time, this is the schedule, this is the deadline, we have to do it. So minsan, may mga pagkakataon na nasasacrifice yung preparation, yung organization, yung quality ng system because of the time constraints, yung time element natin, no? Yan, sabi dito, based on time, schedules, deadlines, no? Kailangan ma-fulfill ang objective pagdating ng deadlines, whether we are really prepared
or not. So may konting setback ito, yung mga ganyan. Okay? Kaya malimit pong maririnig dito, are we on track with our schedules? Basically, there are two types of timing in the Bible. May tinatawag tayong chronos, which is the human timing. May tinatawag tayong kairos, which is God's timing. So, ano ba yung masusunod? Well, if you would be asking me, it should be kairos. It should be God's timing. Kaya, dun pa lang sa preparation, sa initial preparation, kaya meron tayong God to you to the team to the church. Yung first three phases na yan, dyan natin dinidevelop yung timeline. So, dapat very accurate tayo doon. Talagang naipanalangin at napag-isipang maigi. Although po, pwede namang i-adjust at maging flexible ang timing natin, pero syempre, it's additional work. Dapat bago ma-set up yung timeline, talagang napag-isipan ng maigi. Kaya yung familiarity sa mga activities, dapat meron tayo. Okay? So, yun ang time-driven approaches. Ang pangalawa, objective and objective-driven approach. Ang objective-driven approach naman, of course, from the word itself, it is based on objectives. Perhaps, landmarks. Pag nakita mo na yung landmarks, nag-manifest na yung landmarks, that is your objective, so pwede ka nang mag-transit into a different phase or into the different activity. It could be more quality relevant than time driven kasi hindi ka naka-close dun sa oras. So ang tinitingnan mo, pwede na ba, okay na ba yung quality, na-develop na ba yung character, yung personality, equip na ba yung tao, then we can proceed with the next activity. Okay? Ito, ang sabi, isang setback dito, yung pagkakaroon daw ng financial subsidy, which is time-based. Halimbawa, may isang mission work na yung supporter niya nagbigay ng financial subsidy for 3 months. So, ibig sabihin, kailangan matapos mo yung activity mo within the span of 3 months. Kasi after 3 months, wala nang subsidy. So, time-based yung ganoon. Kaya, pagka objective-based, medyo magsasakripisyo yung subsidy, which is very important, especially at the first part of church planting or even in launch team organization. Okay? So, pag ganitong sitwasyon, dapat maging malinaw sa launch team kung ano ang approach na susundin. Would it be time-based or objective-based? Now, this is the best approach. This is the solution for the setbacks of the two previous approaches. Kung yung time-based, yung time-driven ay minsan nawawala ang quality dahil kailangan sundin mo yung panahon, yun namang objective-driven, minsan sumusobrang haba yung panahon kasi hindi pa na-achieve yung quality na kailangan, yung character na kailangan. Itong number 3 o letter C, ito yung the best approach, which is what we called the spirit-driven approach. Ang spirit-driven approach naman, this is actually a combination of A and B. It is a combination of the objective-driven and the time-driven, wherein both approaches are being considered. Okay, are we on track? O kumusta ang schedule natin? So, okay, kumusta naman ang quality? Kumusta naman ang development ng character? Okay, so titingnan pareho, iku-consider pareho. So, it will be a balanced approach. Kasi yung time at quality, yan ang lagi nating pinagbabangga kahit sa ang activities naman, no? So, kinakailangan makonsider sila pareho. So, maghahatakan yan, no? Babalansihin yan ng church planter o ng launch team. Okay? Considering both time and objective. Now, this is what we call, again, as I mentioned, it is a balanced approach. So, both the time and objective must be satisfied in order to proceed. Okay? Now, on your manual at page 30, there is a personal evaluation wherein you are required to answer. Isulat mo doon, ano yung insight mo doon sa personal evaluation. This will not be submitted, but this is part of a reflection for you na pwede mong maging reference later on. Okay?
Now, you will proceed with item number 4, which is how should we recruit launch team members. So, dun sa underline mo, isulat mo yung word na how. It's a very big how. Paano tayo mag-hire, mag-re-recruit, mangangalap ng launch team members. Well, during the time of Jesus Christ, nag-iikot siya sa paligid, nakita niya si Pedro, halika, sumama ka sa akin. So, yung mga ganun. So, pero perhaps iba sa sitwasyon natin, no? Ang daming dapat i-consider. Okay? Ang sabi dito, reaching pre-Christians. Pag sinabing pre-Christians, ito yung i-hire mo yung tao bago siya maging Kristiyano. Pag na-hire mo na siya, saka mo siya i-evangelize. May mga setbacks, may mga risk ng mga bagay na ito. Do we favor to recruit launch team members before they become Christians? Okay ba sa inyo yun? Pabor ba kayo doon? If you are favor with this, para magkaroon ka ng launch team members, hindi pa Kristiyano, i-involve mo na sa grupo, but make sure that hapaka na i-recruit mo na siya, ma-assure mo yung kaligtasan na maging Kristiyano yan and the commitment ma-establish mo. Kasi magkakaproblema tayo later on. Ano? Okay. Make sure you can define and ensure its commitment. And each of these pre-Christians must understood the vision of your activity. Yung vision mo. Kasi baka hindi mo ka-align ng vision, baka iba ang damdamin niyan. Baka iba yung mission, baka iba ang gusto. Baka bandang uli, makagaya ni John Mark. So, di ba, iniwanan si Paul. Okay? Sometimes, every Christian produce problems. Yung Kristiyano na nakaka-produce pa ng problema. Eh, how much more kung hindi pa totoong Kristiyano yan? So, these are the things that you have to consider. And another thing, another issues to consider, letter A, avoid leadership roles. Some new Christians may avoid leadership roles. Na-excite lang sila kaya sumama pero ayaw nila ng responsibility. They do not want to be accountable for certain responsibilities. So, paano? Pag hinire mo yan, sinama mo, tinrain mo, then later on, ayaw tumanggap ng responsibilidad. So, you have to check before hiring them. Okay? Number 2, entry-level jobs. Ano naman yung entry-level jobs? You have to check the appropriate positions and responsibility for new believers. If you have entry-level jobs, yun ang assign mo muna sa mga new believers. Huwag kang mag-a-assign ng mga komplikadong responsibility na sa bago. Because you are still in the process of verifying the commitment of these new believers. So, give them first small task, small responsibility. At the same time, sa small responsibility, makikita mo na kung sila ay mayroong commitment. Kaya nga yung isang example ng Panginoon doon sa parables of the talents, kung i-quote natin doon, ang sabi ng Panginoon na pagkatiwalaan kita sa maliit na bagay, gagawin kitang tagapamahala ng mga malalaking bagay. So, pwede natin gamitin yung principle na yun eh. Kung naging committed siya, na pagkatiwalaan, naging effective sa mga maliliit na o yung entry-level position, then we can elevate them, we can promote them to have a higher type of responsibilities. Okay? Ensure again that they are true believers and understand your vision to prevent possible conflict at the middle of the process. Okay, pangatlo, ito na yung upfront positions. Upfront positions are somehow more complicated than entry level. Talagang ano na to, it needs focus, it needs commitment. So they should be given to the mature Christians. To doon saan meron nang nakita mo ng commitment. So, ito yung sinasabi kanina na pwede nang pamahalain sa malalaking bagay o malalaking responsibility. Pag nakita mo na doon sa na sila'y katiwa-tiwala sa mga entry-level jobs, pwede mo nang ilagay or i-delegate sa kanila yung mga upfront positions. Okay? Number 4, consider background checks. Okay.
before we fully give the responsibility, we have to check that the background of these people. It is very important to know the people, their background, their character, and personality. Baka may maraming sitwasyon, marami ako na-encounter, yung mga nakakasama mo sa leadership, ina-assign mo dati ng Kristiyano. Tapos bakit, at tatanungin mo yan, bakit po hindi na kayo umaattend? Pwedeng lumipat ng lugar, pwedeng may mga sitwasyon kasi na umalis sa church, bakit? May conflict sa pastor, may conflict sa ibang miyembro. So you have to know the reasons why they are transferring to your congregation. Bakit? Ma-assign mo yan sa launch team initially, yan ang leaders mo, tapos may conflict pala doon sa dati. Mas maganda malaman mo saan siya nagmula na church at makausap yung dati niyang leader o pastor. Okay? Try to check from his community also, the neighborhood. Yan nga, previous works, previous church, and ministry. O kaya yung calling niya. Ano ba talaga ang calling niya? Okay? Baka naman walang pagkakatawag sa kanya for a particular ministry. Okay? Now, the next item that we need to discuss here is recruiting believers and Christians. Kanina kasi pinag-usapan natin yung recruiting pre-Christians or recruiting the people and then evangelizing while they are already inside or within the team. This time, mag-recruit na. Ang konsepto, ang prinsipyo yung gagawin natin, Kristiyano na ang i-recruit, dating believers na. Okay, syempre nananatili dapat believers. When recruiting believers, it is also important to know the person and his character. Try also to conduct or to check investigation or background check. Ito yung sinasabi ko kanina. From their previous church, from their community or neighborhood, kumusta ba ang patutuo ng taong ito? Kumusta ba ang ugali, yung karakter? Baka ito ay kinatitisura ng community. Sino ba ang mga karelasyon? Sino ba ang naging kaibigan nito for the past 6 months? Ano ba ang uri ng trabaho nito? Ayan. Okay? So, ayan. As you can, however, use the suggested items at page 31. Okay, sa page 31, marami diyang mga items na po pwede ninyong magamit. Okay? But above all, pray for the possible recruits. Manalangin, humingi sa boss ng mga tao na appropriate sa trabaho na tinawag niya, ihinanda niya, at mayroong commitment. Basing on the boss principle and of course, the power principle. Lahat dapat manggagaling sa Panginoon. Okay? Now, dito sa ilalim ng inyong page 30, pwede mo yung sagutan, I will use the following strategies to recruit Christians. Consider the list of ideas below. So, ito yung mga list of ideas sa page 31, pwede mo iyang i-consider. Okay? Next, that we need to discuss on page 32, how can we get people to commit to the launch team? Okay, kanina nag-hire pa lang tayo. This time, paano natin ma-establish ang commitment? Minsan, may mga taong agad-agad na andoon ang commitment. May mga tao naman talagang inu-nurture mo siya, i-equip. You have to tell them everything before they can provide, they can establish the commitment to a certain group, certain activity. Now, sabi dito, it is good to have people connected, but it is better to have them committed. Anong ibig sabihin? Importante na makasama natin sila, makahalubilo, nakakakwento, nakakausap, connections. Kilala natin sila. Pero, above this connection, it is important for them to have the commitment. Okay? Their commitment must be to the ministry of launching a church and being part of the ministry after it has been launched. Okay? Baka iba ang commitment ng tao na yan. Baka popularity lang yung gusto. O baka politiko na gustong kumandidato later on gagamitin ang ministry. So, delikado. We have to be aware of these possible situations. Okay, sabi dito, meet with potential launch team members.
meet. Kailangan kausapin mo sila, i-meet mo, mag-meeting kayo, mag-fellowship kayo. Okay? The purpose is to get to know them and to introduce them to the plans of your for your new church. So i-acquaint mo sila sa plano mo, sa pangitain, sa sistema, and so on. Kaya nga itong sitwasyon na to, papasok ito doon sa you to the team. Lahat ito you to the team, pero kailangan ibaba mo, i-cast down mo lahat sa kanila yung mga visions and instruction na binigay sa iyo ng Panginoon. Discuss every details of the ministry. Ayan, the vision, the purpose, the discipleship process. And if there are some doctrinal concerns, discuss it also. Makikita mo pa lang dito pagdating sa doctrinal concerns, ano na yung commitment? Magiging partner mo ba talaga siya? Okay? Listed at your handout on page 32 are 6 possible questions that you can discuss during the meeting. So, isa-isahin mo yan and makita mo dito, obserbahan mo kung ano yung sagot nila. And from their answers, you try to assess and pray kung paano ka magdi-decision. Are you going to get them as part of the launch team or not? Okay? Next item, you have to discern possible motivations for helping. Discern possible motivations for helping. Remember, character above skill. The most important motivation to God's call is seen on their lives, how they are living. But we have to consider the 3 dimensions of leadership development. Meron tayong personality, maturity, and ability. Okay? So, alam na natin yan. There's no need to rediscuss. Just take your previous lessons, yung previous video natin dyan. Kailangan yung nagkakatugma-tugma, dapat ay pinanggagalingan yan, 3 dimensions na yan. Hindi pwedeng isa lang. So, may mga examples tayo dun. Review your handouts, review the lecture, review the videos, and consider those things. Okay? Okay. At your manual, at page 32, there are possible motivations for launch team. Ayan, so sa ilalim, no? Now, if you are watching this video in a group, you can brainstorm with the group using these different possible motivations. If you are watching at your own, ayan, basahin mo and tingnan mo how you can reflect with this. Okay? So, importante makita, makapag-reflect ka dito at makakatulong ito sigurado para mas ma-equip ka, mas luminaw ang iyong wisdom pagdating sa recruitment ng launch team members at pag-assess ng kanilang motivations and commitment. Okay? Letter C, ask people to make commitment. Well, we can also ask them to show their commitment. Pero maging maingat tayo sa bagay na ito. Dahil verbal commitment can be easily spoken, but sometimes it cannot be easily done. Okay? You need a method to check the commitment of your people for the formation of the new church. You need different methods and strategies. Kailangan iba't ibang strategy para mahuli mo talaga yung commitment ng mga tao. A written covenant may be used. But of course, again, it is easy to sign a written covenant, but obeying what is written on the covenant might be a bit difficult. It is depending on your system. Okay? You may conduct also a 7-day extensive training that can be used as a commitment check. So, magsabi ka, okay, pwede mong i-announce, I will be conducting a 7-day straight equipping. And from there, pag yung makatapos sa equipping na to, yan ang makakasama ko sa launch team. Diyan pa lang sa una minsan, may magdadahilan na kaysyo ganito, kaysyo ganyan. Paano kung malate, paano kung umabsent, meron namang
o ulang, okay, susugot. So makikita mo na agad doon sino yung talagang mayroong full commitment sa activity mo. Okay? Then it's up to you to decide. Again, pray from the boss. Okay? Yung enlightenment and wisdom. Okay? If you will be using a commitment check, you can check the sample at page 33. Yung commitment covenant, no? Meron tayo sa page 33. So, ayan dyan. Okay? So, yung church, ayan, nakalagay dito, I wholeheartedly agree with the vision of the so and so on. Okay? Also, at page 34, there are, you can use the appendix A. So, nakalagay dito, no, may date, appendix A, list of materials you can provide to explain your new church vision. So, ito pwede mo maging guidelines para ma-discuss in vision. Pwede mo yung isama dun sa sinasabi kong 7-day extensive commitment check training, no? Pero dito sa 7-day extensive training, pwedeng huwag mong gamitin yung salitang commitment check. Kasi baka maano yan. Ah, sige, mag-perfect ko to para maging positive yung response o yung evaluation assessment sa akin. Pero after that, alam niyo na, maraming pwedeng mangyari. So it's up to you. You can use different strategies. We church planters should be well-versed and well-equipped on this techniques. Okay? Now, so that is lesson 11, building a launch team. Hopefully, sana ay makabuo tayo ng magaganda, fruitful na launch team para sa ating church planting activities.